Hi, I'm Roy. At sa video ito, pag-uusapan naman natin ang pako at saka screw. So, let's start. Dito sa video ito, papakita ko sa inyo at saka ituturo ko rin sa inyo kung kailan natin gagamitin yung pako at kailan din natin gagamitin yung screw. Kapag sa cabinet making naman kasi, yung screw tsaka yung pako, ito lang yung nagiging panghawak niya hanggang matuyo yung glue. Yung glue kasi yung magpapatibay ng kapit ng mga joints natin. So bale, yung screw tsaka yung pako, yun lang yung magiging parang clamp niya para maging matibay siya or para matuyo yung wood glue. Yung iba, hindi kampante sa wood glue kaya hindi sila naglalagay ng wood glue. So medyo nagiging mahina yon. Yun naman yung wood glue kasi talaga yung nagbibigay ng strength doon sa ating mga joints. So first, ano pa yung pinagkaiba nila? Yung pako, pwede natin itong i-bend. Pero itong screw, hindi ito nababend. Nababali naman siya. Doon sa information na yun, ano yung pwede natin makuha? Kapag yung structure natin ay medyo sa tingin nyo gagalaw, for example, mga frames ng bahay, mga ganyan, mas maganda ang gagamitin natin yung pako. Kasi yung pako, hindi siya malutong, hindi katulad ng screw na kapag yung kahoy natin gumalaw, eh mababali yung screw. Yung kapag yung kahoy kasi natin ayun ganyan, gumalaw yan, tas pako lang. Yung pako magbe-bend lang siya. Tapos hindi siya mababali. So nandoon pa rin yung hawak. Yung screw naman, ito ginagamit kapag yung mga maliliit na mga joints katulad ng cabinetry. Kadalasan cabinetry yung mga ito. Tapos yung mga screw, mga walls, mga ganyan. Yung mga plywood dinidikit sa mga dingding or sa mga ceiling, ito pwede nyo itong gamitin. Ang maganda kasi rito, yung screw natin may ulo. So kapag halimbawa malalaking panels, ito yung ulo niya kakapit. So ito yung magiging pangkapit niya, pang hold niya talaga. Yung pako naman kasi, yung ganito, wala siyang ulo. So, tendency, dudulas lang siya. So, sa cabinet ba natin, ano yung kailangan natin gamitin? Screw ba o pako? Depende yan. Yung screw kasi, mas matibay siya kung sa cabinet. Yung pako naman kasi, mas madaling itago. Pero, yung tibay ng screw, pati yung tibay ng pako, maliit lang yung pinagkaiba pagdating sa cabinet making. Kasi yung mga ginagamit naman natin sa cabinet making, lalo kung yung ilalagay nyo lang is mga damit, hindi nyo kailangan ng sobrang tibay ng mga joints. Hindi katulad na kung mga plato yung mga ilalagay nyo or mabibigat talaga. Kapag mga plato, mga ganyan, ang ginagamit namin, screw talaga. Kasi kailangan yung panghawak niya nandoon. Yung pako naman kasi, ginagamit namin siya pang mga dressers kasi mas madaling itago. Yung screw kasi, umiiwan siya ng mga malalaking marks. Hindi katulad din sa finishing nail. Maliit lang, madaling masilyahin. Itong pako na to, ito yung tatawag na finishing nail. Bakit finishing nail? Kasi yung ulo niya maliit. So, hindi siya makakasira ng mga joints ng kahoy. Alam mo, kasi kapag yung malaki, kapag pinukpok mo siya, yung gilid niya, magiging malaki yung butas. Tapos, minsan, nasisira yung butas. Ito namang screw, ito, yung ginagamit namin, Gibson screw, or black screw na tinatawag nila. Ito yung ginagamit namin pang pocket holes. Ang size nito, kadalasan sa pocket holes, or in cabinetry making in general, ang kadalasang gamit na size is 1 1/4 tsaka 1 inch. Dito naman sa finishing nail, kaya 1 1/4 to 2 inch yung ginagamit nila minsan. Ang general rule na ina-apply namin dito sa shop, kailangan merong 1/2 inch na nakalubog dun sa pagpapakuan. Or kung maliit lang naman, pwede na yung 1/4. Pero kapag medyo malalaki na, 1/2 inch to 1 inch yung pagpapakuan na kailangan nakalubog yung pako. Magiging mas mabilis yung pagbuo natin ng cabinets kapag ang gagamitin natin yung pako lang. Kasi kapag screw yung gagamitin natin, maraming preparations. Una pag sa screw, kailangan mong lagyan ng pile tool. Pangalawa, after mong screw,
kailangan mong i-countersink yung ulo. Kasi kapag hindi mo kinountersink, yung screw natin, nakalabas yung ulo. Pero, kapag naman gusto natin ipapocket hole, syempre, bubutasan muna natin yung gilid niya, lalagyan natin ng pockets para mailagay natin yung screw natin. Pagdating naman sa pako, ikaklamp lang natin, papakuan na natin, yun na yun, tapos na. Kahit naman maraming preparations itong screw, mas sigurado tayo na mas magiging matibay yung mga joints na. Yung mga projects natin, hindi agad-agad na babagsak kasi mayroong mga screws, mayroong mga thread na hawak dun sa mga shelves natin. Personally, mas gusto kong ginagamit yung screw. Kasi yung screw, pag i-disassemble natin, alam ba, gumawa tayo ng malaking cabinet. Tapos, hindi na pala natin kailangan yung cabinet. Pag sa screw kasi, matatanggal niyo yung screw. Tapos, hindi glue na lang yung nagkakat na humahawak sa kanya. Yung mga panels niya, pwede nyo i-disassemble lang madali. Kasi pwede nyo pukpukin lang, matatanggal na yung kapit ng glue. Kaso, kapag medyo malakas yung glue, medyo papersahin yun. So, parang masisira din yung iba po. Pero okay lang naman yun. Yung mismong joints lang naman yung masisira. Pag kasi pa ako, ano ba, yung malalalim yung pako or matataba, napakahirap niyang tanggalin. May tendency na masira yung kahoy. Kapag pupukpukin din natin, kailangan persahin talaga natin yung pagpukpok. Kaya kami, preferred ko, personally, yung screw. Kasi mas madali siyang i-disassemble kung kailangan man namin siyang i-disassemble. So, ayan po yung video natin para sa ating nail, pako, or screw. So, depende na po yan sa inyo kung ano mas gusto nyong gamitin. So, if ever na meron po kayong tanong or any comments, comment nyo lang sa baba. Tatry po nating sagutin. So, thank you. Bye-bye.